Ang Pasasalamat Concert ay taunang ginaganap sa Iglesia ng Mega Harvest Church of Venezuela. At ito ay nagsimula noong taong 2015, noong nangusap ang Diyos sa amin na anuman ang kalagayan, anuman ang nakapaloob, at anuman yung mga nagawa namin sa buong taon, nangusap ang Diyos na ipasalamat namin sa pamagitan ng isang malaking konsyerto. At nakakabigla at nakakamanga sapagkat sa totoo lang, kailangan nito ng napakalaking halaga. Nung nangusap ang Diyos sa akin, sinabi ko sana kukuha ng malaking halaga upang ganapin ang malaking konsyerto na kung saan ay doon sa amphitheater magaganap. Ang sabi ng Panginoon, sundin mo at gawin mo at ako po'y namanga sapagkat nagawa namin ito, tatapos namin noong taong 2015 na kung saan hindi naging problema sa amin ang financial. Ang provision ng Diyos, ang himala niya, ay amin pong naranasan. Sa Pasasalamat Concert, ginagamit natin ang original na komposisyon ng Mega Harvest dahil sa layunin na maidako ang mga tao sa pagpupuri sa Diyos sa sarili nating bokabularyo at lengguwahe. We make it sure talaga na itong mga awitin na ito will help the people na makapagpuri lalo sa Panginoon na naiintindihan nila ang bawat liriko ng kanta at nakakapag-indayog sila sa tunog ng mga awitin ito. Sa pamamagitan ng mga patotoo, ito yung lalong mag-u-joke at mag-i-inspire sa mga tao na magpasalamat sa Panginoon. And every year, merong mga nagte-testimonies na kung saan sa maliit at malalaking bagay na ibabahagi ng mga tao sa kongregasyon ang kabutihan ng Panginoon na kung saan nagbibigay ito ng inspirasyon na magpuri at magkaroon ng pag-asa sa ating Panginoon. Noong nagsimula ang Pasasalamat Concert, ito yung taong 2015, kung saan nagplano kami at ang mga awitin, dinagdagan namin ng mga awitin, mayroong awiting na talagang nilagay namin sa Pasasalamat Concert, ang title niya ay Pasasalamat. Sa 2015, ito ay nagpatuloy noong 2016, 2017 hanggang 2018, mas lalo pa nating nilakihan, pinaramihan at pinagplanuhan ng maigi. Kahit yung mga sound system technicals, pinagtuunan natin ng pansin dahil gusto natin ialis sa Panginoon ang pinakamainam sa lahat kahit sa maliit na detalye ng konserto ito. At dahil dito po, 2018, ito pong ika-apat na pasasalamat na naganap, ay kalugod-lugod, bagamat tayo po ay may bagyo, malakas ang ulan, ipinahintulot pa rin niya na magdala ng maraming tao at masaksihan ng mga kababayan natin dito sa Valenzuela ang isang malaki at kaganapan ng pasasalamat. Maraming salamat sa Diyos sapagkat hindi po namin inaasahan yung mga kamangha-manghang gawa ng Panginoon, pero amin po nasaksihan kung paano gumalaw at kumilos ang Diyos na buhay na pinilingkuran ng iglesia nito. Ang aming pong layunin na nawa dumating sa takdang panahon na ang bawat iglesia sa siyudad ng Valenzuela ay magkaroon ng kaisipan at magkaroon ng isang puso at isang layunin na bawat katapusan ng taon ay makipag-isa sila sa gantong kaganapan ng pasasalamat sapagkat alam namin na isang aming Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya nga darating ang panahon na ang siyudad ng Valenzuela hindi humalayong magkaroon ng kaganapan na magiging City of Praise. Yan po ang aming pong gustong magkaroon ng katuparan sa siyudad na ito. Patuloy na pangitain ang konsyertong ito na mga tao ay magpupuri sa Diyos hanggang sa Kanyang pagbabalik. Ang aming mga puso, ang aming katawan at ating buhay ay matututong magpasalamat at magpuri sa Kanya. Makita natin kung saan tayo nilikha at ang layunin ng pagkakalikha sa atin ng Panginoon ay para tayo ay sumamba at pasalamatan siya sa lahat ng pagkakataon at oras.